Hello guys, welcome back to my channel. It's me again, Ate Esme, and today's vlog, isi-share ko po sa inyo kung paano ang madaling paraan ng pag-apply sa ibang bansa, especially sa Taiwan. Pero bago yan, kung bago po kayo sa aking channel, huwag kalimutang mag-subscribe at pakiclick na rin ang bell para naman po ma-notify kayo sa aking mga susunod na videos. Anyway, nag-decide ako na gumawa ng vlog na ito dahil yung ibang mga nangangarap na mag-abroad na mga high school graduate lang, akala nila wala ng pag-asa. Well, meron po kayong pag-asa. Malaki-malaki ang chance nyo na makapag-abroad as long na maghahanap kayo. Diba? Hindi naman kasi lalapit sa inyo ang trabaho or hindi naman lalapit sa inyo ang mga opportunity. So, ituturo ko po sa inyo or isishare ko sa inyo kung paano ang madaling paraan ng pag-apply sa Taiwan. Yan. So, first, gumawa kayo ng inyong resume. So, syempre, pipil upan nyo yun, nilagay nyo yung mga details, at least mayroon kayong experience work dito sa Pilipinas, especially factory worker. So, meron ako nakita today sa internet dahil mahilig ako magbasa ng news sa internet. So, meron po akong nakitang naka-highlights doon na kailangan ng madaming workers sa Taiwan. So, kung kayo po ay interesado, pwede ninyong i-check sa baba ang link na ilalagay ko. So, kaya gumawa ako kaagad ng vlog na ito para ma-share ko po sa inyo kung paano ba ang tamang proseso o kung paano ba ang madaling paraan ng pag-apply. So, i-check nyo po ang link sa baba and then pwede kayo mag-apply online. So, sa ngayon, sa mga panahon ngayon, napakadali na ng communication, diba? So, may internet na, may online application na rin, may online processing na rin, pero mag-iingat po sa mga fixer, mag-iingat sa mga naniningil sa inyo. So, kapag medyo suspicious, huwag tayong maglabas ng pera dahil hindi naman sa pera-pera lang, makakaalis kayo. Anyway, ano nga ba ang kailangan mo kapag mag-uumpisa ka na sa abroad? Kailangan mo ng madaming M. Malakas ang loob, mahaba ang pasensya, masipag, mapagkakatiwalaan, may pananalig sa Diyos. Lahat ng yun kailangan nyo pondalhin. Dahil pag nasa ibang bansa ka na, iba't ibang tao na ang makakasalamuha mo, ibang pamilya, ibang kaibigan, ibang mga boss, ibang mga katrabaho. So, lahat mag-iiba. So, bago ka mag-decide na mag-abroad, ilagay niyo po sa isip ninyo kung ano ba talaga ang pangarap ninyo. Dahil may mga nasasayang din yung iba pagdating nila sa ibang bansa at saka sila parang hindi daw nila kaya, naho-homesick, parang hindi nila kaya yung mga ganong trabaho, hindi nila kayang makipag-usap sa mga ibang lahi. So, parang nagsayang lang ng mga oras, nagsayang ng pera, nagsayang ng opportunity. So, ang pagiging isang OFW, hindi po ito biro. Gaya sabi ko, kailangan nyo ng lakas ng loob, kailangan nyo ng matatag na pananalig, dahil madaming mga pagsubok din ang nararanasan ng mga OFW. Anyway, sa Taiwan ako naging isang OFW 9 years. So, sinishare ko ito dahil, gaya na sabi ko, may mga nakita akong opportunity sa Taiwan this year, 2020, na madaming factory na mag-hire ng mga workers. So, ang minimum nila is nasa 23,000 NT na siya. So, kinumpit ko nasa 38,000 pesos na ang minimum niya. So, medyo malaki na rin compare nung ako ang nandoon, nasa ano lang ako noon eh, 21 ang pinakamataas na. Hindi naman kasali pa ang overtime. So, kapag masipag ka, ayun, syempre, pag madaming overtime, madaming kita. Pero minsan, hindi kasalanan ng OFW ang hindi mag-overtime. Kadalasan, ang company mismo ang nagtatanggal ng overtime or company mismo ang wala silang overtime.
So, madami din naman paraan. Halimbawa, nag-work ka na sa isang, halimbawa, nag-work ka na tapos wala kayong mga overtime, madami naman pwedeng gawing part-time. Anyway, illegal po ang part-time doon. Anyway, kahit sa ang bansa, alam ko, illegal ang mga part-time job. So, kung nakakontrata kayo at gusto niyo mag-part-time, pwede naman, pwede siguro yung mga online, yung, or mag-vlog kayo, gawa kayo ng mga vlog na ganito, kapag naiinip kayo, i-video niyo ang sarili niyo, i-video niyo ang mga ginagawa niyo dyan. So, someday, mapagkakakitaan mo din ang mga bagay na gusto mong paglibangan. Anyway, ang pagiging isang OFW, wala naman po yan sa itsura, wala sa height, wala sa timbang, kahit mataba ka, kahit payat ka, kahit matangkad ka, maliit, maganda, pangit, maputi, kayumanggi, wala naman po sa itsura yan, wala sa, nasa kakayahan yan eh, nasa tao yan eh. Kung liniwala ako na kapag gusto mo, madaming paraan, di ba? So, kung pangarap mong maging isang OFW, sa kung sa palagay mo, yun na lang ang natatanging paraan para makaahon or para matupad ang iyong mga pangarap, simulan mo na ngayon. Hindi lalapit sa iyo ang opportunity. Lagi ko sinasabi yan. So, ikaw na ang magsimula. Pagpunta mo ng mga agencies or pag-apply mo ng online, huwag ka lang mag-a-apply sa isang agency. Dahil pag madami ang in-applyan mo, mas madami ang chance mo na may kukontakt sa'yo. Make sure na you are able to work abroad. Siyempre, dapat healthy ka. Dapat wala kang problema sa pag-iisip. Dapat physically fit to work ka. Dapat masipag. Yun ang unang-una. Dahil kapag tatamad-tamad ka, baka papauwiin ka ng employer mo. Malakas din ang iyong pangangatawan. Dahil meron, iba kasi ang weather sa ibang bansa. Like sa Taiwan, meron winter doon. Hindi naman kasi lamig ng US or ng Canada. Wala naman snow, pero malamig as in. Naalala ko nung nandun, yung first year ko doon, mangiyak-ngiyak talaga ako sa lamig dahil hindi ako makatulog dahil sobrang lamig. Pero yon, sa awa ni Lord, nalampasan ko naman lahat yon. At so kapag nakaranas ka ng mga homesick, labanan mo. Gawa ka ng mga iba't ibang bagay na mapaglilibangan mo na may pakinabang. Ganun ako nung ako ang nasa ibang bansa. Madami akong ginawang libangan, naging online seller ako, naging networker ako. Yan, nag-join ako sa mga networking business. Which is, hindi ko naman po ina-advise sa inyo yan na gawin nyo ngayon. Sinishare ko kung ano ang mga napagdaanan ko dati na hindi naman nakasama sa pagiging OFW. So, nag-networking ako, which is kumita naman ako kahit papano. Pero nung pag-uwi ko, natigil na din kasi nag-iba na yung gusto kong gawin pag-uwi ko dito sa Pilipinas. So, yun nga yung pagbe-business na ang inasikaso ko. Anyway, yun, nung ako yun, part-time, networking, online selling, ganun. Tapos, sa online dating site, dahil single naman ako at okay lang naman na ganun. So, yun, doon ko nakilala ang aking Canadian partner. Sa mga single dyan na gusto rin makapag-asawa ng foreigner, yeah, gagawa tayo ng vlog dyan. Kapag gusto nyo akong gumawa ng vlog dyan, mag-comment kayo sa baba. Or mag-message kayo sa akin sa FB. Yan, mag-message po kayo sa akin sa FB, sa Esmis Vlog. Para may share ko, maituro ko kung paano ba. Hindi ko naman sinasabi na gawin nyo, ha. Mga, sinishare ko lang yung mga naranasan ko at yung mga nalampasan ko. At ngayon ay masasabi ko na masaya ako sa aking buhay ngayon. Masaya ako na wala akong boss. Boss ko ang sarili ko ngayon. Hawak ko na ang sarili kong oras. Meron. Sabi nga nila, it's not about the money eh. It's about freedom. So, may freedom na ako ngayon dahil nagagawa ko yung mga gusto kong gawin ngayon. Hindi ako mayaman pero masaya ako sa pamumuhay ko ngayon dahil lahat ng basic needs ko binigay ni Lord. Yan. Kapag may tiyaga, may nilaga. Or, kapag may tinanim, may aanihin.
kung kaya ninyong umiwas sa mga gastusin sa ibang bansa, iwas-iwas din pag may time kasi save as much as you can para mas mapadali ang pagiging OFW, mag-save ka ng mag-save ng mag-save. Para kapag may savings ka na, gusto mo nang umuwi at mag-business dito, meron ka ng pag panggagalingan. Anyway, shout out po sa mga kaibigan nating OFW diyan. Saludo ako sa inyong lahat dahil alam ko ang hirap ng isang OFW. Naranasan ko 'yan. 9 na taon din po ako naging isang OFW. Saludo po ako sa mga OFW pa hanggang ngayon dahil kayo po ang mga tunay na bayani. Alam ko ang mga paghihirap, alam ko yung mga sakripisyo na ginagawa ninyo. Kaya mabuhay po kayong lahat. Mabuhay po ang lahat ng OFW. So that's all for today's video. Kung bago po kayo sa aking channel, huwag kalimutang mag-subscribe at pakiclick na rin ang bell para naman ma-notify kayo sa aking mga susunod na video. Maraming salamat. Ito po si Esme at ito ang aking adventure.